Ang 30-year-old kapuso actor at Asia's multimedia star na si Alden Richards o Richard Reyes Faulkerson Jr. sa Tunay na Buhay, ang binansagang Pambansang Bae ng Pinas. Ating lubos na kilalanin si Alden at alamin ang kanyang humble beginning, personal life, hobbies and interest, at ang kanyang showbiz journey and controversies. The Philippine Showbiz List presents ang Tunay na Pagkatao ni Alden Richards. Early life. Si Alden ay pinanganak sa Quezon City ngunit lumaki sa Santa Rosa, Laguna. Pangalawa si Alden sa apat na magkapatid. Ang kanyang ama ay si Richard Peralta Faulkerson Sr. na nagmula sa Ermita, Manila, habang ang kanyang namayapang ina na si Rosario Reyes ay nagmula sa bayan ng Pampanga. Sa taglay na mestizo look, hindi maitatangging na mana niya ito sa kanyang Amerikanong lolo na ayon kay Alden, hindi pa niya nakikita kailanman. Siya ay nag-aral sa Paco Catholic School at nagtapos ng high school sa Colegio de Santa Rosa de Lima High School. Kumuha siya ng kursong Business Management Degree sa Dalasal, Canlumbang, Laguna, ngunit hindi niya natapos ito. Bata pa lang ay pangarap na ni Alden ang maging piloto, pero ang kanyang ina ang pumilit sa kanya na pasukin ang pag-aartista. Noong 2008 nang namaalam ang kanyang ina dahil sa sakit na leukemia. Nang panahong iyon ay kinailangan pa umanong mag-resign ng kanyang ama sa trabaho para makuha ang separation pay para may pambayad sa funeral ng kanyang ina. Upang matustusan ang kanilang pangangailangan at matupad ang pangarap ng kanyang ina para sa kanya, ay sumali si Alden sa ilang male beauty pageants sa Laguna. Siya ang may hawak ng titulong Ginoong Santa Rosa 2009 at Ginoong Laguna 2010. Upang makilala sa showbiz at magkaroon ng pangalan, ay sumali si Alden sa ilang reality TV shows tulad ng Starstruck at Pinoy Big Brother Teen Clash of 2010, pero parehong hindi siya pumasa sa audition. Nagtrabaho din siya bilang part-time commercial model at lumabas sa ilang commercials gaya ng telecommunication company, clothing line, fast food chain at multivitamins. Acting career. Matapos ang kanyang modeling stints, hindi na wala ng pag-asa si Alden at muling sumubok. Nag-audition siya para sa isang acting role sa afternoon serya ng GMA na Alakdala noong 2010. Laking tuwa niya nang pumasa siya sa audition at gumanap bilang si Joma. Sa kauna-unahang serya niyang Alakdala, nakatambal niya ang aktres na si Luis de los Reyes. Sa pagpasok sa showbiz, doon niya sinimulang gamitin ang kanyang screen name na Alden Richards. Noong 2011, nang mapasama siya sa teenage series na Twin Hearts, may film adaptation na Twin Hearts Class of 2012, ito rin ang unang pelikulang nilabasan ni Alden. Unti-unti na napapansin si Alden sa industriya at naging bahagi siya ng Party Pilipinas at Sunday All-Stars. Pinuri at hinangaan naman ang kanyang pagganap bilang isang psychopath sa pelikulang The Road noong 2011. Napasama naman siya sa pelikulang Ang Panday 2 kung saan naging entry ito para sa 2011 MMFF. Sa naturang pelikula, napansin ang husay sa pag-arte ng baguhang si Alden ng entertainment writers at sinabing ito ang isa sa maging big star ng GMA Network na tsak na aabangan. Pinarangalan siyang first Filipino amazing male newcomer sa unang Yahoo OMG Philippines Awards noong 2011. At sa taong ding yon, nanalo siyang best new actor mula sa Golden Screen Awards. Naging matagumpay ang mga naunang taon ni Alden sa showbiz. Lumabas siya sa mga programa ng Kapuso Network at nagbida sa ilang mga teleserye. Showbiz breakthrough. Noong 2015 na napasama siya sa Philippines' longest-running noontime variety show na It Bulaga. Naging host siya sa segment ng That's My Bae. Dahil sa isang episode ng One for All, All for One segment na naturang programa, aksidente siyang napareha sa kanyang co-host na si Main Mendoza o kilala sa tawag na Yaya Dub. Ang kanilang tambalan ay agad na pumatok at minahal ng mga manonood. Nakitaan sila ng kakaibang kilig on screen chemistry. Dahil sa natamong kasikatan, ay gumawa ang It Bulaga ng mini-series para sa tambalang Aldub na tinawag na Kalye Serye. Hindi may pagkakaila ang naging tagumpay ng Aldub, hindi lang dito sa bansa kundi maging sa ibang panig ng mundo na talaga namang pinag-usapan. Ang pagkakapareha ni Alden kay Main ang nagbukas ng maraming oportunidad para sa aktor kung saan magkasunod-sunod na proyekto ang kanyang mga natanggap na lalong nagpakilala sa kanya at dahilan upang magmarka ang kanyang pangalan sa industriya. Nagbida din siya kasama si Main sa pelikulang My Baby Love, Hashtag Kilig Pa More at Imagine You and Me. New Alden.
Dumating ang hindi inaasahang pagtatambal. Noong 2019, ginulat ni Alden ang lahat na magbida siya sa pelikulang Hello, Love, Goodbye kung saan nakasama niya ang kapamilya actress na si Catherine Bernardo. Sa pelikulang ito, aminado ang lahat na kakaibang Alden ang nakita sa big screen. Maliban sa pagbabagong anyo, ay agaw pansin din ang natatagong kakayahan nito sa pag-acting. Hindi lang puro pa-cute ang ibinida ni Alden, kundi na itawid niya ng mahusay ang mabibigat na eksena na naramdaman din ng mga manonood. Pinuri at hinangaan ang galing nito. Hindi maitatanggi ang tagumpay na kanilang unang pagtatambal na minahal ng mga manonood. Ang pelikulang ito ang nakakuha ng titulong highest grossing Philippine film of all time at nag-uwi ng ilang parangal. Sa magandang takbo ng karera ni Alden sa industriya, hindi mabilang na nominasyon at mga parangal ang kanyang natanggap mula sa iba't ibang kategorya. Fitness Journey. Sa tagumpay ng Hello, Love, Goodbye, isa sa napansin ng mga manonood ang magandang pagbabago sa katawan ni Alden. Marami ang nagsasabing pumayat ito. Pinaliwanag ni Alden na malaking tulong ang sinabi sa kanya noon ni Direk Cathy Garcia Molina. Anya sa ginawang look test sa pinagbidahang pelikula, napansin raw ni Alden na parang may hinahanap si Direk Cathy sa kanya na parang naghahanap ng panga. At dito na daw hindi napigilan na sabihan siya ni Direk na ang taba niya raw. Ito raw ang nagtulak kay Alden na bigyang pansin ang kanyang katawan. Ayon sa aktor, dumaan siya sa intermittent fasting. At base sa kanyang Instagram feed, makikita doon ang mga workout selfies niya. Dagdag pa ni Alden na hindi madali ang pag-maintain sa kanyang katawan, kailangan talaga ng matinding disiplina sa sarili at tiyaga. Hindi naman ikinailan ni Alden na kailangan niya ng tulong ng professional doctors upang makuha ang pangang inaasam niya. Kwento pa ng aktor na sa lahi na umano nila pagkakaroon ng chubby o puffy face na hindi nawawala sa kahit anong diet at exercise na kanyang ginawa. Kaya dumaan raw siya sa isang proseso na tinatawag na Othera na nakatulong upang mas lalong mahubog ang kanyang panga. Hobbies. Iron Man Stan. Maliban sa pag-aartista, isa sa pinagkakabalang hilig at nagpapasaya kay Alden ay ang koleksyon niya sa Marvel hero na si Iron Man. Hindi nililingid sa mga tagahangan ng aktor ang pagkahumaling nito kay Iron Man, kung saan makikita ang napakarami at iba't ibang klaseng Iron Man character mula sa pinakamaliit hanggang sa life-size na sukat nito. Ginawa niya pa ng sariling kwarto ang mga ito. Ayon sa aktor, nagsimula raw ang obsession at pagmamahal niya sa pangongolekta ng Iron Man nang gumanap na bida ang American actor na si Robert Downey Jr. Masaya naman si Alden sa darating na panahon kung sakaling magkakapamilya siya ay maipapasa niya ang mga ito sa kanyang magiging anak. Car enthusiast. Tulad ng ilang celebrities, matindi rin ang pagmamahal ni Alden sa mga custom-made na sasakyan, mula sa kanyang kahanga-hangang PC setup hanggang sa mga koleksyon nito ng kotse at motorsiklo. Ayon pa sa aktor, nakuha niya ang pagkahilig sa mga sasakyan sa kanyang ama. Tanda niya pa noon na wala silang pambili ng sasakyan, kaya madalas raw na napag-uusapan nilang mag-ama ang iba't ibang uri ng sasakyan at ano ang gusto nilang klase ng sasakyan na nadala niya hanggang sa kanyang paglaki. Ngayong nakakaluwag na sa buhay, hindi naging tago sa publiko ang mga nabili nitong mga mamahaling sasakyan na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Tulad na lamang na kanyang itim na Mercedes AMG GTS at itim na Tesla. Advocacy. Taong 2014, nang gawing ambassador ng Habitat for Humanity Philippines si Alden. Hanggang ngayon, patuloy pa rin siya sa commitment niyang tumulong sa We Build campaign ng naturang organisasyon. Noong January 29, 2016, sa gitna ng kanyang hectic showbiz schedule, ay naglaan pa rin ng oras si Alden para makasama ang ilang bata sa Bistecville 1, isang habitat community sa Barangay Payatas, Quezon City. Nagkaroon ng storytelling activity si Alden na binansagang A Day of Smiles. Nagbahagi din ang aktor ng kanyang blessing sa pamamagitan ng pagpapakain sa mga batang kinuwentuhan niya tungkol sa values formation. Aware si Alden na maraming pamilya sa ating bansa ang hindi pa nakakaranas na magkaroon na matatawag nilang sariling tahanan. Ito raw ang isang side ni Alden na gusto niya makita ng ibang tao. Hindi lang daw siya ang Alden na napapanood sa telebisyon. AR Foundation. Kung dati-dati ay halos hindi binabanggit at isa sa publiko ni Alden ang mga ginagawa niyang pagtulong, ngayon ay nagiging vocal na siya tungkol dito. Ito raw ang dahilan kung bakit nagbukas siya ng isang foundation. Sa ngayon, nakafocus sa scholarships ang AR Foundation ni Alden. Aminado ang aktor na ang kahirapan ng isa sa pangunahing hadlang upang hindi makapag-aral. Siya raw mismo ay naranasan ito, kaya sa tinatamasang magandang karera sa showbiz ay naisang ibahagi ang tagumpay na ito sa pamamagitan ng pagtulong upang makapagtapos ng pag-aaral ang mga kabataan. Nga sa kaalaman ng karamihan, may mga scholars na si Alden at may dalawang nakatapos na ng kolehiyo. Controversies. Victim blaming.
Noong January 2021, isang episode ng It Bulaga na Bawal Judgmental, kung saan si Alden, isa sa mga host, ay mabilis na kumalat sa social media ang isang video clip na kuha mula sa naturang segment. Nakaagaw atensyon sa mga netizens ang naging tanong ng aktor sa isang babaeng contestant na nagbahagi ng kanyang karanasan mula sa pagmamalupit sa kamay ng kanyang asawa. Sa kanyang tanong na ano sa tingin mo yung pagkukulang mo sa asawa mo kaya siya naging ganyan, nakakuha ng iba't ibang reaksyon ang sinabing ito ni Alden, na tila ba sinisip pa nito ang biktima kung bakit siya napagmalupitan ng mister. Maling-mali o mano ang tanong ng aktor at may iilang nagpasabi pa na laging hilaw ang mga tanong ni Alden sa naturang palabas. May mga nagtanggol naman sa aktor at sinabing huwag ang video clip lamang ang gawing basihan ng mga ito upang husgahan ang pagkatao ng aktor. Fake nude photo. Naging usap-usapan naman itong linggo ang kumakalat na hubad na larawan ni Alden sa social media. Ang naturang larawan ay kuha mula sa mirror selfie ng aktor sa kanyang Instagram post kung saan makikita nakatapless ito at nakasuot ng maong pants. Sa edited na larawan ay halatang tinanggal ang crucifix pendant ng aktor at mapapansin na wala itong pang-ibaba upang mas lalo pang makatawag pansin. Isa ang controversial internet personality na si Sian Gasa sa nagkiklaim na umano'y napasahan ng fake nude photo na ito at kumakalat na rin ang screenshots ng mga pagde-describe niya sa larawan, kabilang ang pagdi-DM niya kay Alden para sabihin isa umano siya sa napasahan ng questionableng larawan. Agad nakarating sa kaalaman ng Sparkle GMA Art Center ang management ni Alden ang tungkol sa pagkalat ng fake na larawang ito. Kaya't agad silang naglabas ang official statement ukol dito. Nakasaad sa official statement na siguradong sasampahan ng Sparkle ng legal complaints ang sinumang mapapatunayang may pakana ng pagkalat ng peking hubad na larawan ni Alden. At gayon din ang mga mahuhuling nagpo-post at nagsishare pa nito online o sa social media. Hindi rin umanulusot sa libel ang mga magkukomento ng hindi ka nais-nais na may kinalaman sa naturang larawan. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!